Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong episode ng Sagot ni Doc Rico na kung saan ay meron po tayong tanungan na aabot lamang ng humigit kumulang na 5 minuto. Ito po ang unang tanong. Pa-advice po. February, nag-pills po ako. Tapos, pagka-March, nag-stop po ako ng pills. Delayed po ako ngayon ng 10 days. Nag-PT ako kahapon pero negative naman po. Ano po kaya ito? Noon po, nung nag-stop din ako, 43 days akong na-delay. Ang tawag po sa case ninyo ay post-pill amenorrhea. Ang pills po ay nagtataglay ng artificial hormones, kaya't pinabababa nito ang natural hormones sa inyong katawan upang hindi magbuntis. Kapag tapos na pong gumamit ng pills, maaaring hindi agad bumalik sa normal na level ang natural hormones sa inyong katawan na importante sa pag-regulate ng buwanang regla. Kaya hindi po kayo nareregla pa. Ganun pa man, may mga gumamit naman po ng pills na bumalik agad ang normal na level ng natural hormones, kaya nagregla at nag-ovulate agad. Good day po, Doc. Ask ko lang, bali mag-switch po ako kasi injectable po ako 1 year na. Palagi po akong delayed every month. Minsan, may spotting lang. Tsaka palagi po masakit ulo at puson ko. Siguro side effect po. Lumulobo na din po ako sa taba. Ano po kaya magandang pills para sa akin? Breastfeeding po ako sa baby kong 1 year and 3 months, Doc. Thank you po and more power. Ang mga symptoms po na nabanggit ninyo na irregular bleeding, pananakit ng ulo at puson, pagbigat ng timbang ay side effects ng injectable. At dahil sa 1 taon mahigit na naman si baby at kumakain ng solid foods ay pwede na po sa inyo ang anumang uri ng pills. Good PM po, Doc. Ask ko lang, Lindabel user po ako for 10 years. Tapos po, nag-stop ako sa pag-inject last year dahil sa lockdown at pandemic. Bali almost 1 year na po ako stop. Then this month, April 2021, neregla na po ako. Okay naman po ang regla ko, pero now, April 30, ang next expected date ng regla ko, pero wala po ako now regla. Ask ko po sana kung normal po ba yung ganun na hindi masunod ang regla. Ang Lindabel ay medroxyprogesterone acetate. Maaari po talagang abuti ng 1 taon o mahigit pa bago bumalik sa normal ang buwan ng dalaw. Nagkaroon na po kayo ng dalaw ngayong buwan ng April. Bagamat irregular pa ay unti-unting babalik na po sa normal cycle ang inyong regla. Doc, ano po ba ang estrogen at paano magpa-test nito? Dapat po ba high ang estrogen ng babaeng may PCOS o low? May 3 klase po ng estrogen, ang estradiol, estriol at estrone. Ang pinaka-importante at active na estrogen ay yung estradiol na mula sa ovaries. Ang sapat na level ng estrogen ay kailangan upang maipang-balanse sa progesterone para magkaroon ng regla. Ang karamihan sa mga kababaihang may PCOS ay napag-alamang mas mababa ang level ng estrogen sa normal na 25 to 75 micrograms per ml. Dugo po ang tinetest upang malaman ang level ng estrogen. Hello po, gusto ko lang magtanong, kapag po ba naliban ng pag-inom ng Daphne pills ng 1 gabi at may contact ng araw, kung kailan hindi nakainom nito ay may posibilidad po ba na mabuntis? Nababawasan po ang talab ng pills upang pigilan ang pagbubuntis kapag may nakalimutang inumin na tableta o napatlangan. Doc, pwede na po ba magpa-inject ng DMPA kahit kakapanganak lang po? Salamat, Doc. Kung breastfeeding po ay pwede na pong ibigay ang DMPA 6 weeks matapos manganak. Kung hindi naman po breastfeeding ay pwede na pong ibigay ang DMPA o injectable 4 weeks matapos manganak. Hello po, Doc. Pa-help naman po. Nagkaroon na po kasi ako ng blood today. Monthly period ko na siguro to. Kaya lang po, naguguluhan ako kasi may isa pang
natitirang active pill po and 4 inactive. Tuloy-tuloy ko lang po ba lahat maubos yan bago ako mag-start ng new pack of pills? O kahit po di ko na inumin ang 4 na inactive pills tapos start na po ako ng new pack? Medyo naguluhan po ako kasi ang laman po ng isang pakete ay 21 active pills and 7 inactive pills. Kapag ubos na po ang laman ng 21 active pills, ay saka uubusin naman ang 7 inactive pills. Kaso sa inyo po ay 4 na lang ang natitirang inactive pills, kaso may isa pang natitirang active pills. Mali po yata ang pag-inom ninyo. Anyway, ubusin nyo po muna ang lahat ng 28 tableta bago magsimula ng panibagong pakete. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon na ginugol. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa mga susunod pang episode ng Sagot ni Doc Rico. Ito po ang inyong lingkod, Doc Rico de Guzman, ating tandaan, ating pangalagaan, ating kalusugan.